Trihim na Mayaman. Kabanata 735, Trin Shingai. Nang marinig ang sinabi ni Evans Lily, si Hu Kang Hai, na nakaupo sa driver's seat, ay nagulat at napasigaw. Ito, dakilang elder, talagang hinabol tayo ni Yang Chingai hanggang sa Jiangyu County. Ito, nakakulong ito sa posisyon mo. Kinakabahang sabi ni Hu Kang Hai. Bahagyang kumunat ang noo ni Alexander Yang. Unti-unting lumalalim ang kanyang mga mata. Nalaman niya ang tungkol sa pagkakaroon ni Yang Chingai mula kay Hu Kang Hai. Siya ang kinatawan ng Yang family ng Langya na ipinadala sa bundok upang pukawin ang gulo sa Imperial City, at para tanggihan din ang kanyang pundasyon sa Qingyuan City. Ngayon, hinabol na niya hanggang sa Jiangyu County. Mabilis talaga siyang dumating. Tila si Shen San at Chiang Dixon ay nahuli ng lalaking ito sa Qingyuan City. Alexander Yang, kilala mo ba ang lalaking ito? Pinsan mo ba talaga siya? O siya ba ang grupo ng mga taong kumidnap sa akin noong nakaraan? Sabi ni Evans Lily na may komplikadong ekspresyon. Kinabahan din ang ekspresyon niya. Sa kanyang puso, labis siyang nag-aalala sa kaligtasan ni Alexander Yang. Ang grupong dumukot sa kanya noong huling pagkakataon ay upang harapin si Alexander Yang. Ito ay sapat na nakakatakot. Ang taong ito ay nag-claim na pinsan ni Alexander Yang. Maaari ba itong isa pang panloob na salungatan sa pagitan ng pamilya ni Alexander Yang? Sa wakas ay nagising si Alexander Yang na may matinding kahirapan, ngunit siya ay hinabol sa Jiangyu County. Ito, Lily, relax. I will deal with this person. Tumingin si Alexander Yang kay Lily, na nalilito sa kanyang mga iniisip, at walang pakialam na sinabi. Pero kaka-discharge mo lang sa ospital. Hindi ka pa fully recovered sa mga sugat mo. Nag-aalala talaga ako. Nag-aalalang sabi ni Evans Lily, kung talagang hindi ito gagana, umalis muna tayo sa Jiangyu County. Ang kumpiyansa ni Alexander Yang ay nagpakalma kay Evans Lily, ngunit hindi ito komportable para kay Alexander Yang na lumipat man lang. Kakayanin kaya niya ang agresibong kaaway na yun? Great Elder, babalik pa ba tayo sa ospital ng county? Seryosong tanong ni Hu Kang Hai. Si Hu Kang Hai ay walang pagdududa tungkol sa lakas ng dakilang Elder Alexander Yang. Nasaksihan niya ang labanan sa pagitan ni Alexander Yang at Black Dragon King gamit ang sarili niyang mga mata. Nakakagulat lang. Gayunpaman, ang dakilang Elder Alexander Yang ay nagising lamang mula sa kanyang pagkawala ng malay. Nag-aalala siya kung gaano kalakas ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa partikular, ang kalaban na kinakaharap niya ay ang sikat na batang henyo ng Yang Family of Langye, Yang Chingai, isang sikat na batang mandirigma sa Earth Rank. Ang bagay na ito ay medyo nakakalito. Magmaneho sa ospital ng county. Matagal na akong hinahanap ng Yang Chingai na ito. Nagwawalis siya sa Imperial City at Qingyuan City. Natural, kailangan kong ibalik ang pabor. Ngunit, Great Elder, tama lang ang iyong mga sugat. Ang mga tauhan ng Yang family ay agresibo na lumalapit sa atin. Kailangan ba nating mag-ayos? Maingat na sabi ni Hu Kang Hai. Kahit na hindi niya makita ang kasalukuyang lakas ng Great Elder, kagigising lang ni Alexander Yang. Natitiyak niyang wala siyang lakas para lumaban kapag nasa tuktok na siya. Para kay Yang Chingai, bilang kinatawan ng pamilya Yang, bumaba siya sa bundok. Hindi lang siya malakas sa martial arts, dapat mayroon din siyang grupo ng mga eksperto sa dilim. Natatakot siya na mamamatay siya kapag pumunta siya. Humalaklak si Alexander Yang. Ang malalalim niyang mata ay kumikinang. Aniya, hindi na kailangang mag-ayos. I will go. I am confident. Oo. Agad na tumanggo si Hu Kang Hai nang makita niya ang kumpiyansa na hitsura ni Alexander Yang. Wala na siyang lakas ng loob na magsalita pa. Ang sulok ng bibig ni Alexander Yang ay gumulong sa isang malamig na ngiti. Alam na alam niya kung ano ang gusto ng Yang family ng Langya.
Ang dahilan kung bakit bigla siyang pinuntirya ng Yang family ng Langya ay dahil sa bigla ang pagtaas ng kapangyarihan niya sa Imperial City, na nagparamdam sa kanila na siya ay kapaki-pakinabang. Kung hindi, paano sila magpapadala ng isang tao sa Imperial City para tawagan siya pabalik? Pangalawa, napilayan niya ang dalawang eksperto ng pamilya Yang sa Imperial City, na para ipakita ang kanyang lakas at bigyan ng babala ang pamilya Yang. Ngayon na ang pamilya Yang ng Langya ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa kanya, nagpadala sila ng isang malaking bilang ng mga eksperto pababa ng bundok. Sinusubukan lang nilang balikan siya at bugbugin. Ang huling gumawa ng desisyon ng pamilya Yang ay ang old ladyship ng pamilya Yang, ang kanyang matandang lola. Kung si Yang Qingai man o ang ibang mga tao ng pamilya Yang ay bumaba sa bundok, sila ay mga pawn lamang ng old ladyship. Tungkol naman kay Alexander Yang, siya ang nakipaglaro sa old ladyship. Sa totoo lang, hindi nang ahas si Yang Qingai na gumawa ng anuman kay Alexander Yang. Sa karamihan, ipapakita niya ang kanyang lakas. Ang bigat ni Alexander Yang ay mas malaki kaysa sa kanya. Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang kasalukuyang lakas ni Alexander Yang ay wala sa martial path, nandoon pa rin ang kanyang kapangyarihan. Ang kapangyarihan at impluensya ng Imperial City na kanyang kinokontrol at ang Sky Dragon City na kanyang kinokontrol ay pinagnanasan ng Yang family ng Langya. Kung nais ng Yang family ng Langya na palawakin ang kanilang impluensya sa Imperial City at sa sekular na mundo, kailangan nilang makuha si Alexander Yang na tumango at makipagtulungan. Nakita rin ni Alexander Yang ang mahalagang puntong ito ng malinaw. May hawak siyang card sa kanyang kamay. Kaya walang takot. Pagkatapos ng 10 minuto, si Hu Kanghai ang nagmaneho ng kotse sa numero 1 ospital sa Jiangyu County. Ilang itim na luxury cars ang nakaparada sa entrance ng ospital. Ang isang asul na Lamborghini ay napakakapansin-pansin. Isang matangkad na binata na may kahanga-hangang anyo ang nakatayo sa pasukan habang nasa likod ang mga kamay. Malamig niyang tinitigan si Alexander Yang at ang iba pa nang bumaba sila ng sasakyan. Sa likod niya ay may ilang binatilyong matalas ang mga mata. Pagkababa ng sasakyan, tinitigan ni Hu Kanghai si Yang Qingai ng may alertong mga mata. Masasabi niyang isa itong batang eksperto. Dapat itong si Yang Qingai. Si Evans Lily ay inaalalayan si Alexander Yang mula sa likuran. Medyo kinakabahan siya. Ha, Evans Lily. Si Yang Qingai ang unang nagtanong. Kumuha siya ng litrato at tiningnan ito. Sinulyapan niya si Alexander Yang at dahan-daang nagtanong, ikaw ba si Alexander Yang? Ikaw ba si Yang Qingai? Malinaw na sabi ni Alexander Yang at tumingin kay Yang Qingai. Oo. Nakaramdam ng kakaibang gulat si Lin Qingai sa kanyang puso nang makita niya si Alexander Yang. Tinitigan niya si Alexander Yang na parabang may kaharap siyang malaking kalaban. Si Alexander Yang ay nakasuot ng simpleng puting kamiseta. Ang kanyang ekspresyon ay kalmado at ang kanyang tindig ay kalmado. Siya ay may napakaliit at malalim na ugali na nagparamdam sa mga tao na hindi maarap. Amph! Ako si Yang Qingai. Dahil kilala mo ako, dapat alam mo kung bakit kita hinahanap, di ba? Malamig na sinabi ni Yang Qingai, nagtatago ka sa akin. Sa tingin mo ba hindi kita mahahanap? Para kang daga na mahiyain. How dare you show your face? Bubugbugin kita at ibabalik sa Yang family. O magtatapat ka at hihingi muna ng tawad bago bumalik sa pamilyang kasama ko. Agresibong tanong ni Yang Qingai. Napakalakas ng tono niya. Ha! Umisi si Alexander Yang. Tiningnan niya si Yang Qingai nang walang pakialam at sinabing, sino ang nagbigay sa iyo ng kumpiyansa? Nagsasalita ka sa akin sa ganyang tono. Nandito ba ang Yang family para makiusap sa akin o para pilitin ako? Ham! Nang sabihin ito ni Alexander Yang, kalmado ang kanyang tono, ngunit puno ito ng layuning pagpatay. Para siyang totoong dragon na nagmulat ng mata. Napakalakas ng kanyang aura kaya iginagalang siya ng mga tao. Ikaw,
Ang ekspresyon ni Lin Qingai ay biglang nagbago. Hindi niya akalain na makakalaban ni Alexander Yang ang pamilya Yang ng engrandeng momentum ni Lang Ye. Siya ay 100 beses na mas malakas kaysa sa kanya. Abangan ang susunod na kabanata.